kod karong oras sa magwalid. Dili. Mo ni firme akong ibalik-balik mo gamit sa mga ordained og lay to propagate the gospel. Sa pagpaminaw niyo sa mga ordained og mga lay sa ilang mga pagwalid. That is the same as parihas that you are listening to the one who sent sa mga ordained og lay and the one who is sending us here to speak the gospel, to speak his words, to speak what is written in the scripture. It's not your God, our God. Therefore, pag namati mo sa mga nagwalik sa Ebanghelyo, so sama ra, parehas na, na ang Ginoo na mao'y nagbuhat, na magwalik ni ordin og lay, na siya ang inyong gipamati, gipambinaw. There are many people who are testifying, Mr. Brother Ed, you know what? From the mass, musimbalas ng magdalis ng ulit, paspas, kay Happy Tangal City, kay gusto sa musugod sa kong programa, makabukalong atay, o kasing-kasing. May mga tao, na isa brad sa imbuntag to ko suma, na ulit ko, before 7 o'clock, kay gusto ko makapamati sa imong mga wali. Na yung man-brand, magdakograd niyo sa mati kripto may office. Yun si Brad, kailain kong baryo at tukos na yung baryo. Magbit-bit kong radio. Pagkadungog si Milabay, dito sa akong umahan, minus na, tingpaminaw di kang Brad Ritzel. Kaya baka kung sa iyang itong anak ko, ang tao daw na nakadungog sa akong tingog na nagpaminaw itong akong tao, di na ko i-mention, wak na daw mo tingog niya, nagribog sa ngano. Pagkibos tao na naminaw itong tawana iyang igala, kadtong tao na minabay, wap na mutingog sa igala na nagpaminaw sa kuwa. That is what they called searing yesterday when he came to my office. Sikitan ba ako kung kuwa? Ano ba? Sabi sa nakuha ng tawana mo kayo lang na. Na isang mga tao, nagpisan kamulong trabaho, ga-hinset, kamulong trabaho, gapatingog sa mga reticents o deficits, gituble pa ang uban. Ang uban, duble yung huwag ipatingog. Bisa ko sa duble. Talang bisa na radio TV, huwag ipatingog, duble, huwag ipatingog. Pero na uban, daghan, kay bagong daghan, na ipatingog, duble TV, radio, cellphone, o sa pa'y matingog, basta madungog ang akong programa, ilan na ipatingog. Muna'y kamatuuran. You know what? Makapadakos kasing-kasing sa nagwali. Muna kong imati. Asa na patuong ni my mama at brother, Brother Cruzas, ipaminaw ko ni mo. Kita ko ni mo. Kadungog ko ni mo. Kung sa may batiun ako, siyempre, nagwali ko, nanudlo ko ninyo, manipay ka, muda ko ang akong kasing-kasing at namumi pagkadungog kung dinamati na ako. Kaysa kong niwali, ang Ginoo. Kung siya akong niwali, ang iyang mga pulo. Sa inyong pagpamatik sa kuha, believe me, samara ng Ginoo mismo mo'y inyong dipamati, dipaminaw, susama mo sa mga tao na nagpunsisok sa Ebanghelyo aros pagduol sa pagpamatik sa wali ni Kristo. Right? Agree? Nalipay mas Kristo, anak? Yes. Irtinipaya. Meaning, karundak na ang Ginoo. Pirting lipaya na nakakita ninyo na namatik mo sa iyang mga pulong, sa iyang mga bisahe. Maunili ang batiyos Ginoo pagganahan ka mamatik niya. Every 25, sinod ang di ganahan mamatik maglikay sa iyang mga pulong. Maunili ay kamo na nagbudlay, namatik, naghatag ng oras to listen to the words of God. Every uno-uno, ang Ginoo mo gamit ng tao armos, sulti in behalf niya, ang aang magsimuambak. Mabalitin na ibalik-balik, yan po din po Espiritu siya mo nang magwalin pa, ipabinaw po, kaysa ingon, ang Ginoo na lipay ninyo, maudi ay naghang katuliko na nimbawa ay blessing. Katuliko, paminaw mo, lecturanta mo, dagani nyo na limba, naras gawas, wa mamati, o kirang gawas, barog, skripisyo, kaya wala kalimuran, malipay ta na, nang diniyos mang barog, diniyos na nang kasgawas, nang kung nasgawas ka, nasgawas lang, sumangin, kaya mga istorya, hato mo mang misa, niya, o di ka blisingan, muhikla ko, rumakas Ginoo, kasi bigyan ang Ginoo, blisin mo, muhiklaro, ah, di ba? Dabi manimba niya,
gadgets ug cellphones na gigunitan, was to galing mo, dagat mo din. Mauna kung gusto mong panalingin ng Katoliko, may suon akong Katoliko, pamaktigid mo, suwalis inyong mga pari, tarungan ang inyong pagsimba niya, o si Kusik mong kuras. Ha? Ingumita mo, professors, kamo? Si Kusik mong kuras, undang mo eh. Mauna gusto man daw, na mihatag kang kuras, mikasto kang kwarta, pamiliti o siya, tarungan na lang. Kamu, gasto-gasto na mo, siyampog sabon, legro pa mo, kimusimba. Kusik-kusik na mo, kurente, blansa pa mo. Every month. Kusik-kusik na mo, make-up, kung labadi mo. Banpang pahumot, kimusimba mo. Kusik-kusik na mo, plite, kimusimba mo. Pero likabot simbahan. Why, claro, ay di mo ni mamatis, walis, pari. Ako, labad ko sa mga pari, ikasabot ko sa libati, na di sa yun mag-wale. Gusto mo mang limaks mga pari, sinang wale, kamo ko na wale, sa yun ba? Bitaw, ha? Pagpuli ko sa mga pari, silang ibuat, nag-wale sila. Nya, di mo maminaw, duga na inandam sa mga wale. Di mo maminaw, sikusik lang mag-sampo, sabon. Di ba inang erin? Salamat na kapila, ha? Pagpalain mo. Last night, sa inyong dinner with Crisio and Sonia. Kamalo mo, mga kababayan, mga kapatid, hanggang panahon, kasi kusik ng tagkwarta, siyampu, sabon, silina. Kasi kusik, tagura. Ano, inikabot ito si Manu, ay klaro. Pamusik ba mo, klaruhan na, o si kusik na mong sabon. Sa inyong pagkaligo, si kusik na mong kuras. Ang point na ko ba, di ba kusik ni mga ginunguta, pero wak mo'y klaro, nga ito rito, tamblaro ng wa. Remember, Matthew 15:9, ang Ginoo is particular sa kasing-kasing sa tao. He is looking our hearts. Mauna, kung musimba mo, pamatik mo suwalis pare, mga pagbata, sa animang po, tikman. Ah, imang po matik. Pag programa matagbuntag pamati po, na TV6, 24 hours pamati po, o di mo kagamog, na hindi programa, o di mo matagbaw sa akong programa matagbuntag, o wak mo ka-internize, what I am preaching to you, replay 12:06. 12 noon, karoon to, kung unyang alasays, i-replay na. Siya, araw, di mo kasabot sa kong diwali. Mauna, huwag na ay mga nag-warnay sa mga seminars, mga recollections, mga CLP, CLS, uban pa, mga ISS, pamati po! Mga BBS, pamati po! Sa aling pong nambong kong BBS ni uban, asa parokya, kay maunay, mandatory ron nga activities atong diocese of Talibot. Ah, nag-agamitambo, mantiner lang, huwag mamantis mga speakers, nagtuo mo, mabless mo, anak, dili, pamati mo! Ang speakers mo ng tuong Biblia, kamuwa, mawaling nagbibigis kita yung mga simbahan na kamong mga tao, probably, wak mo kalimutang Biblia, bisag bisik. Yeah, mawag to na may speaker sa inyong mga baryo. Mantinir lang mo dito. Nang piling, huwat mo certificate, huwat mo maumang seminar, huwag ni Sons Utok, usik-usik lang yung buguras. Pag mo anha mo sa BBS, mo anha mo seminar, mo anha mo Panginoo, tarungan ninyo. Sama sa inyong gibuhat ron, ignon ta mo, usik-usik lang mo siyong oras, pagtanaw na ko, kung di mo kasamot sa kong diwali, sitanaw nyo, naong, nako? Papilit si bumbong ninyo, kung naong raman, that's not the point. My point, why I am here, I want you to understand the gospel of God, the words of God, what is written, that's Biblia. Mone, rason na nung niya ako, gusto ko makatong mo, so therefore, meaning, kung kamo niya, sige na mo, tanaw na ko, niya, wala ka sa inyo, niya, huwag niya saktan, huwag niya kwita, kung kwita ko po, pero may tahan na lang, kinagpatibog mo ang mga jatot, mga inkanto, mga yawas, yung balay mo, damit na. Pero ang point ako, puslan mang milingkod mo niya, nag-invest mo kuras niya, karungan ninyo, pamatian ninyo, siguro doan ninyo, nakasabot mo sa akong mga litudlo ninyo, kana, kaya
ano, pagmamati ka, pagmusabot ka sa unsay wali sa mga pagdulon as Ginoo. Malipay ang Ginoo. Mudayag ang Ginoo nimo. Panaranginan kas Ginoo. Minagruhan kas Ginoo. Kay ang tao bitaw nga was mood, palayo ina muhatag man singkahan ka lang. Pero ang tao bitaw nga naas kalipay pangayo ina dugangan pag unsa imong ipangayo. Right? In the same manner, pag ang Ginoo happy for what you have done to him, like the people in the gospel, they are coming to Jesus Christ. That's why Christ was touched. That's why Christ was happy at the moment when he saw people coming to him. He saw people na minasman niya, lipay siya. Sumarang gabilagro siya, gaayos siya, lihatag siyang panalangis mga tao. Muna kung gusto mong panalangin, sabtang iyang mga mensahe, i-interlice yung pinabuhi, o di lang kutong sa pagsabot, puyan ang unsay inyong nadungog na wali. Now, ato makita. In doing and performing the task of Jesus Christ, nini kalimutan na, sa iyang pagwali at ubangas mga tao, do you notice that there is a tool used in the gospel? And the tool used, tool, instrument, in order that iyang wali will become successful and accessible, migamit siya og sakayan. Ang sakayan na imong tool nga nung si Kristo nakita sa mga tao kay palyaro sa gahe. O mas nagdumog siya sa mga tao, platform or stage ang sakayan. Mauli ang ato makita. Nang ibanghilyo, meaning Christ used a tool. Tool, kay manan. O. Aron nga iyang buhat, mapadali, mapasayon. Who offered that tool? Kinsay ni offer? Peter, Simon. This is a great scenario in the gospel. Na aron di ay mas masayon ang gimbuhaton sa mga ordained uglay na ay gamiton na tool or tools, kaimanan, instruments in performing a certain task, a certain responsibility, a certain ministry. Like what is happening in my ministry. Ang management sa Miguel Network, headed by Boss John Dinian, his like Peter. They offered me, the management offered me many hours in this tool media. There are many Peter Simons in our society. May mga tao na may open na kong newspapers para makasuwat ko. Ang uban free, ang uban tangkong bilang for printing reason. Printing ba? Para hindi siya malugi. Parang ikaw na kung kami gamit yun. Space. Di na sila kaginansya na kung ibuat. Why ginansya na? Oh. Ang uban, may open o radio. Na i-radio ang gipresad ko. Sa right the pit. Kini, di-operan ko sa management o TV6 kung kaya akong oras karon. Ang media tool na himong kaimanan aron nga masayo nako pagpaabot ang pungs Ginoo diha ninyo. Kamo retirados crowds bangilyo, ang sakayan retirados media outlets na akong gisakyan nga moy akong gigamit. Ang mga tao behind of my ministry are Simons and Peters. Because of them masayo nako paghimo ang akong gibuhaton. That is happening in the gospel. Because of Peter and the rest of his companions, they offered the book to Jesus Christ. That's why Christ was elevated. Ang sakayan was used as stage or platform sa yurnia, ang pagwalis mga tao. Mauli ang dagway sa Ebanghelyo, and this is the same to what is happening to my ministry. Ang radio, TV, newspaper, internet, somebody meet me. Different accounts, yes, Facebook, internet, aron nga mapropagate na kong Ebanghelyo. Oh. Sa ito pa, ang TV, radio, speaker, internet, na hibo ni, na sakayan, sama si Ebanghelyo, sakayan, tool, kaimanan,
Nakuha ninyo, why? Tungod kay naay mga tao na murang Pedro o kasing-kasing, murang Simon o kasing-kasing. They are offering the sakayan for God, for Jesus Christ. Likewise, there are people who are working behind me, are hidden in camera, can't be seen by the people, but they are working it so hard. They are like Simon and Peter. Believe me, what happened in the gospel? Because of what Peter did to Jesus Christ, kitagaag pabor si Kristo ni Pedro ko yung sa mga tinunan. What will be the feeling of Christ if you are Christ in the gospel? Happy na po! Pagkakita sa mga tao nga nag-ponsisok niya si Kristo, perting ka-happy. Perting ang ipaya. Di lang na may kalipay ni Kristo si Mangilyo, nalipay siya kay si Pedro kuyog sa mga kauban, mga generous enough. They offered the boat for him. Aron mahimong platform, aron mahimong stages for him to preach the crowd. Aron masayo niya ang pagwali. What happened to the heart of Christ at the moment? Sadyang nakakita sa mga taong zero sama ni Pedro, kuyog sa matinunan, kuyog sa maigsoon. Nilibang ninyo, what happened to Christ? What was the feeling of Christ? If you are Christ, happy siya. Nagdublihan. Happy pa sa mga taong naminaw niya, gidugaman pa. Happy siya kay gitagaan sa pabor ni Pedro. Kung sa may pabor gata ni Pedro, sa kayang! Pabor kayo to ni Kristo kay kumatong sa kayang, maglisod siya! Although, himo man yung tanan, Luke 1:37, pero as human as he was, nanginang lang sa mga tools, mga kaimanan, aron masayo ng iyang hibuak, ang sakayan was offered, meaning, si Pedro, he offered niya ang iyang sakayan. In other words, si Pedro, mihatag og pabor ni Kristo. Kung sa gibati ni Kristo, siya lang, gitagaan na kung sa pabor, nalipay! Wala na sa malipay, kay gibamati siya, midag sa mata niya, ikaw, nalipay siya, gitagaan sa pabor. This is an implication kung muhatag tag pabor para sa Ginoo. Malipay siya, although, buhat ni City Manisayos, klarong istorya, theologically speaking, biblically speaking, nunit ng Ginoo manginanglan pag-unsay pabor. But, gusto siya makita, although wala sa manginanglan, nakita ka mauta muhatag kung pabor, nagtos Ginoo. What Christ? Did? Nagwalay. Kunyang mas listan nun siya, kaya pala naman dahil, darang tao man, nita siya instrumento na ma-ilibit siya, na i-offer, kinsa si Pedro. My dear friends, whoever you are, if you are interested what I am speaking today, what was after sa dihan si Kristo nalipay sa pabor na gihatag ni Pedro? Si Kristo natandog imon siya, Pedro, Simon, kuyog si mong kauban, itaktak ng puko tong utro. Imon po Simon, you know, imo gabi, sugugong mong taktak, pamikwa! Yung Kristo, Pedro ba? Ay pagbuot ba? Taktak ba? Ay, si Pedro, lagi, sige. Taktak na ako, taktak! Pagtaktak, puno! Tibok ang puko, marapok ko tila! Puno! What's the implication? What's the essence? What's the meaning? Reward, Ephesians 6:6-8, ang taong maghibog, matarong o maayo, na anay reward. That's biblical. Because Peter offered his book to Christ, then Christ was happy. Si Kristo gabals. Kung sa may gibals ni Kristo, iyang gitagaag dagang isda, panalangin, abundansya, grasya, iyang gihatag sa iyang mga tinunan, labi ng Pedro, kuyog sa mga kaubanan, ngano, in return, in response, in gratitude sa pabor na ilang ihatag nagto kang Isus. Mauni Ginoo, pagtagaan to sa pabor na ali rewards na iyang ihatag sa matag-usa ka na to. Fibors, if you are giving that to God, people, if you are giving fibors to God, believe me, rewards will come sa atong dastag sa kinabuhi, sa atong dastag sa kapamilya, so the stance na kasing-kasing, believe me, tungod sa generosity ni Pedro, yung ipagamit ang iyang bangka, aron si Kristo, muilibit, o sayon ang pagwali, diriwata sa ni Kristo,
niya na pabor. Tiknos, pabor. Right? Tanawa nagdubli ng kalipay si Tinoo. Dinasmagan siya sa mga tao ang mamati, happy siya. Ikadua, ditaga ang pag-isig pabor. Maudi ay, kamo mga tao, logically speaking, nanihatag og pabor sa mga nagwali orden og lay, mura mong sangon pito. Ang pambot or bangka niya, silikbot niya di-offer kang Kristo sa inyong kinabuhi. What have you done sa mga pari? Na ba may ipang-offer? Offer mo magkaba, baka, sakyanan, vehicles para nila. O pabor mo na! Somebody told me, brother, palitan di kang sakyanan. Aro sa iyo na yung imong buhat. Ikaw na. Di pa ron. Sunod na. Sunod na. Kabalo mo ang mga tao na nagtabang sa mga parokya. Pamita mo, mga tao. Dagdaogo naman ko ninyong chismis. Pamina mo. Do you know na sa unsay inyong gibuhat sa inyong mga parokya, naghatag mong pabos Tinoo, tabang mo siyang simbahan, projects ninyo, tabang mo sa mga pari ninyo, araw madali ang iyang mga misa, mga activities. Likewise, kaya di naman mga orden mo ay alagad sa Tinoo, ipanggamit, mga lay, apit, wala. Kamu din nagpagamit na kugsakyanan. Nagpagamit sa inyong mga treasures, just for my ministry. Kamu din mga generous, kamu din mga manggatagon, mga maluluykon, kamong nagpalit kong mga biste, aron akong gamiton sa akong mga wallet. In fact, every day, natin mga bangkong ipansuot for this ministry. This is for God, not for my own. What is God's glory, but this is God's glory for what you have done to my ministry, because this is God's ministry. You are like Simon Peter. These things will come to loop you. Believe me. Pagpalain kayong lahat. Tanang mitabang sa mga palukya sa inyong mga kapalian. Blessings will come sa inyong kinabuhi. Pananangin ang mga linyong mga lahat-lilyong mutabang sa mga pastor sa mga katulit. Sabi ang palumpista, kana inyong gibuhat, mga generos. May mong pare, hatag pintal, hatag mo. Kana, mura mong Simon Pedro, magyatago na hatag mong pabor sa Ginoo. Mamang pintal, makaunas pare, dili, ipintal as balay sa Ginoo. Di ba? Hagi uno nuebe yung Ginoo kamo nagtipong balay akong balay binya manang kamo asa mong parokya at imala na inyong simbahan niya kaya ang pare mo wa na mulakaw na magresya pling na o asa pa doon di na mabitbit ang simbahan mo na mga parokyano sakto niyong dibuwak kita po si Dulman gabi pagkatindod sa iyong simbahan tanang midunit ang pintal niya blessings will come to you tanang midunit sa iyong pista o dirisag na asa mong pista ron asa mong napitro makapit niya masimbahan basta pagod para sa Ginoo. Blessings will come to love you. Remember na. Si Pedro giriwardan o gagang isda. Nano? Tungod kay nihatag sa pabor ni Kristo sa iyang bangka. Gusto mo rewards? Panghatag mong pabor sa Ginoo. Nga madali ang iyang mga mensahe pagwali. Tungod sa bangka na giupil ni Pedro sa iyo niyang pagwali sa mga tao. Muna ako ay believe ang management San Miguel pinagpala. Ako, I believe, ang mga newspapers na nag-offer sa ako. Thank you, Fred Amora, Tagidul Manak, is one of the persons na nahimong Simon Pedro na ako. Bull standard, I'm writing every week. Bull standard, that is a province-wide. Naligdo nga pamantalaan. O naspread, Tagidul Manak, may muntag, Fred. Ipamusta ko mga Tagidul Manak, Fred Amora. Gala ko na. Siya nang offer na ako ang swat. Free. Oh, uban pa sa ubang istasyonan sa ubay di free and the rest of the stations. Oh. Anyway, dere, wako di free pero itabangan ko nila na mas madali ang mensahe sa Ginoo mga ng mga ito yung tabang give anti-Christian si Pani. Aron na, this the list done, tabang ko nila, muna nangayok ninyo. Tama? Pero kamo mga sponsors na ko, kamo mga tao diha sa palibot, kamo mga tao ang nagpagamit sa masakyanan, kamo mga tao ang iuban akong asa ko, kamo mga tao ang muhatag og oras kong asa ko, just to protect what I have done. Ay mga tao ang kuyog na ko, nahimo na itong mga kuyog na ito sa security group, or else, ay mga tao
ang goong persikinan, may mga tao nga gastong kwarta, aron mas dalit na ako ang pagwalis may sa Ginoo, mas dalit na ako ang pag-adtog Cebu aron pagdugas sa akong mga Bible classes, o masayon alang ka na ako akong gibuhat, kamong tanan, who are behind me, you're like Simon Peter, pinagpala, hindi lang ninyo siguro na-recognize ang kapatid, but believe me, lahat kayong may ginagawa sa simbahang Romano Katoliko, sa inyong mga parokya, at even to my ministry, lahat kayo pinagpala, like Peter in the gospel, says pinagpala. Bakit? Kasi, binigay niya ang pabor kay Kristo. Pinaggamit niya ang bangka niya. Alam niyo ba yan? That's why anything that you have in your lives, and if it is offered for God as your favor to God, He will bless you. He will give you what you need as your rewards. Believe me. Finally, nagkampatagis kasunod si Bangilyo. Pero gusto kong tagaan na magtaas ka oras sa inyong mga opinions sa inyong mga interactions. Finally, si Pedro mingon sa Lucas 5:8, you know, palayon ako, masasaan ko. Kaya mo siya saan ni Pedro? Di ka to sa iyang pagka-chicks boy or whatsoever, gano'n na siya saan? O matakiba mo siya saan niya uban? Sa iyang pagkaway Ginoo. Ang masasaan ni Pedro, ngayon ginang Ginoo, palayon ako, kantong giingnan siya ni Kristo Pedro, itaktak ang pupo, kami balibad siya. Ha? May balibad siya? Yan siya, di ko. Kumanan akong taktak, Ginoo, gabi eh. Wami ko ha. Yes. Kristo, palag ka. Ha? Magbuhot ka, Pedro. Taktak ba? Dialog rin na ba? Naako ng dialog. Kaya nga na magpukusan ng istorya. O, masaman. Anong sumpak niya ka? Sunda na. Pagsunod ni Pedro, grabing na ng isda, kuha. Si Pedro na uaw. Nano? Kay may kalimbad ba sa Pilimero? Igsuon. Pag may malibaron ka, sa unsa kagas ginuuni mo. Sa mandos ginuuni mo, dako din ang sala, believe me. Kaya hindi taron kang pag-ginoo niya, mabalibad ka, saka. Kaya hindi taron kang tabang sa iyong simbahan, sa ministeryo, saka. Si Pedro unang may malibad, yun sa ginoo. Tiko, kumana ako gabi, tak-tak, subukong pamili mo. Yung Kristo, Pedro ba, tak-tak ba, magbukot mga, ay malibad ba? Yung Pedro, sige na lang, tak-tak, sus, ipag-tak-tak, adaga na mag-isda. Nakuwaw si Pedro! E si Pedro, palayo lang kayo makasasako. Matudpas mga scholars, bisag-bisak bakali, ang iyang konklusyon, ang sa ni Pedro. Di lang itong naasay mga sahandaghan, usasa niya at the moment, instant niya sila, iyang gibalibaran ang agdas, ginuukun sa iyang gipabuhat, sa ginoon niya, iyang gibalibaran. Manag kamong mga himalibaron, bantay mo. Kamong mga reklamador, bantay mo. Kamo mga taong bagot-butan, bantay mo, pangayuan mo, kay naipista, mureklamo mo, sana. Pangayuan mo para sa kanuhas, mga taong kamus, sana. Pangayuan mo, tapang para sa simbahan o sa ministeryo, sana. Oh, o mga pare, huwag magwali to promote my ministry, ako ga-promote simbahan, na tabangan niyo makaparihan. Huwag na isapayas akong katikapli. Wala na. If people are not supporting me, although di talang pare, nawag yun mo, recognize ako, may patok, may poskandihay, investigator na ko na, uba pa na kaoyo na ko ng pare, skandihay, di na ko niya pasunblon, o insinyo speaker, ayaw, wag man, pasunod mo niya dito, bawali pa, pero, the truth is, kung ang mga tao ba, wala mag-promote sa ako ministeryo, ako ga-promote ko sa simbahan. Hindi mo akong Ginoo ga-promote sa akong ministry. It's on. If Jesus Christ told Peter, do this. That is the same. God is telling you in your conscience. Be your conscience as your guide today. If God is telling you, tabangin niyo akong ministeryo, then ayaw, ugisitin, ayaw balibad. Saan mo balibad ka? If you are called to do good, if you are called to serve, if you are called to catch fishes, not only literal fishes, but to catch people. If you are called by God to preach, to do something for His vineyard, do it like Peter. Pilimino, may balibad siya, nagasa siya. Yung sa Lord, pasilo ako makasako. Yung ginaw, Peter, bangon. Sudron, yan kung magkakasata, di na ka managat o isda, managat kreptaw. People, work with me.
managkat-agaga mga tao sa atong katiliban, tahamtong jarwa pa magpuko sa mga sakramento, sa santos sa misa, sa atong simbahan Romano Katoliko. Mora ni atong intensyon. I'm here sa pagpanagat o kasing-kasing sa mga tao na magbalik sa sakramento, sa santos sa misa, sa Ginoo, sa simbahan Romano Katoliko. Even other religions, I hope and pray that all these other religions will embrace the doctrines and even the teachings of our Roman Catholic Church. Tabangi ko yung panagat. Tabangi ko ninyo. Remember this, pag ayaw maraming dahilan, pag gusto maraming paraan. Si Pedro, giingnan, itaktak ang popo, tingin siya, di ko, kung maraming taktak, himalibaron, bantay mo mga himalibaron. Ang Ginoo ra ba? Nagtanaw sa matag usa kanato. Ayaw mo baliban. Karon malipay ang Ginoo sa inyong pagkatao. Salamat sa mga taong dili himalibaron. Dili himalibaron. Mga taong buhutan. Pagpalain ka ng Diyos. By the way, I would like to recognize ang atong Feeding Athletes program to Luis Madeira. Salamat. Mr. Mrs. Herman Lacanan Simeon, Arnel Juana Makinano, Luis Pagapong, Rukela Roger Ortiga, Irene Metzola Milar, o Kiriko Renises, o Pila Ferni Medidas. Mga pa yung mga naguna-una o tabang sa atong Outreach and Feeding Program. Palain niya, Uman San Limos o Ginsulangan, tabang itong outreach, tabang po sa atong media ministry, mga yung mga taong dili himalibaron. May buntag na Laling Galanido o Kansigay. May buntag ninyo taga Kansigay. Then, Ferna Filiminidas, may buntag ninyo. It's pray for Jesus, Cristina Sirui, Usinakay, Tedilong Bibig Benasol, Monica Bersol, it's pray, Aristolino, at ang sa Patosino, Tatong Timpo, Herodia Bernadas, Bong Olayer, may buntag ninyo niya, Naiberta Salatan, Nay Marciana Simbaon, mga kunyado, mga obilyo, mga harumahong. Bisan si Dr. Lopez Candia, ipaminaw na ko na, bisan sa balista na. Minaw na ko lang William, dagan. Ingon si Brad, minaw mo ko rin mo permi. Ako ha? Minaw rin ako ng taga sa balista. May buntal yung taga sa balista. Igal na ba yan ha? Then, Lori Pulias, may buntag. Ninyo niya, mga masakiton. Regulado, Rubulo, o Midi Bitonio. Nay Anyana, that is the people of Gindulman. Mga masitong tanan niya, kanila ko niyo wala ang ginawanta mag-milagro ninyo for listening to this program. Inaay rin, Dutaro Tagilar, ay muntag kay Mil. Kay Metsor, yung muntag, kumusta? Ramir Medibitantor, sikang na si Sister Mildred sa Mrs. Gindulman. Sakto ba? Si De Jesus may Raina sa Gindulman. Then, Andre Boracay and the lads, La Gabriel, di panagiyan ni Boss John Busligaya. At ito lang mo, Nindot nga Beach. Then, kapag na ang Global Oro Global Dose Beach Research, may tayo inirekistan na yung tangin nyo, mga tan, o banda. Edil, kumusta? But it's purpose, it's pray for Paredo ng Bahati, Tito'y Bahati, si Ginortan, Karolumon, Kaya Picampo, Basiliano sa Naguplo, Lucy sa Gusoy, Nayarini Galiger, Naysaning, Nalasa, Inambibit ni Roma, may buntag, mga karaan tanan, Kusay Madira, kumusta, Pritsi Baygan, Pisa Sarpaina, Melanjit, may buntag, it's pray for Tay Irimon, Tay Iriiko, kumusta? Tay Dutspit, Tay Binbaba, it's pray for Joseph Juarez, kay Nani Kabilinggan, Tay Norma Casinas, Rosalia Dimagatolaki, William Mauas, mga Saulga o Kanulaw, mga Katiguangan, there is Hagna, may buntang ninyo, na Ilus Osibis, na Ibili Cordillia, tay Douglas Lando, Piling Pagar, Patreng Bual, Malia Tadina, mga Lindo Pangdan, Consing Bernadas, mga Sesong Siligranis, Kilipi Ampo, Atty. 5, Atty. Castilla Dolores, Nana Adelances, ni Mami Loren, mga masakitong tanan, na minsan na kong wala, Ginoo na yung bahala ninyo, ha? And pray for all of you.
Then I was improvising a water pangdan sa mga galabo. Kumusta, man's minute? Jopers and Simon, nagpinta and their paintings ng konbento, ng simbahan, mga t-shirts sa iskulaan, mortirane o billboard, mural painting, oil painting, as in this body face gym sa second floor, Dickey restaurant, Baliloting, Limuraniwa, Dramensyan, Pino, Bilang Mundo Parks, Masalam sa Balocan Bakery, Tutulupi sa Ulan, Netsa Marketing, Cellphone Logic, Espada, Esquina, Palang Soros Park, Vita Plus Brandax, Opel Gialup, Tapanis Netsa Marketing, Tingo ng Dagalabo, Repair Rank, Alex Pimitanim, Georgia Tigbas, mga faithful na ito ng mga dollars, Upna Atang, Fede na Meronay, Iko Tilaan, Tele Cora Iko, Tony Loris Madira, Mimbutang Ninyo, Paila, Then, Rosa Cedillo, Sinil Ritoral, Batraba Sisters, Tetong Ceylon, Rodi Marzigalgo, May Bapping Castino, Abel Pilaranyedo, Rodia Bernagas, Manuel Comita, Mrs. Joy Galentes, Inimera Family Garcia, Jose de la Galindez, Spray for my Ate, Utay Using, pagpalain mo, Salamat, Mr. Joy Galentes, you are very faithful to my ministry, mura kang Simon Pedro, ha? Ginoo ni bahala ninyo si Simon Pedro Bitao, faithful mas itong Ginoo, ang sakayan niya ni Uper, ang awa, kuha ang sagalang isda. Nga ng Ginoo, pagmuhatan mo pabor niya, my sponsors, suway ninyo, be faithful to God's works, to His ministry. Then, Pedrolina Madiloso, Mr. Mrs. T.C. Pabinawan. Dodo Lopez, bye-bye. Labing popol ni Ansinyo Mr. Galiedo, o ba ni Chris Tim Godinez, umidul paggambo. Silingal na Maria Kagampang, may buntang ina Kagampang, Berto Buyo. It's pray for Captain Mauro, sa medical karon. Peter Paul Abusio, sila Asimo. Captain Lito, Mrs. Wilma Castolo, may buntang ninyo. Channel Yacdal, Jersey na Kagampang. Mimi Satorino, Roscoling Cugis. It's pray for Tisonia o Naikaridad, Mrs. Mrs. Manimantilan, Dos Pagalan, and family. Ato sa Yapig Angpo, ang ginahan ni Vincent, si Nay Narsing, if I'm not mistaken, si Juana Acebes, let's pray, Juana Buiba, si Arnold Tinio of Anda, nanisakit, na 1 October, may buntag, mga Pilda o mga Castillo, pagpalain niyo ng may kapal. Then, thank you to Mr. and Mrs. Manuel Bantilan, Rose Pagalan and family, Mrs. Luna Virginia Alaba, Kaluhan ni Nay Salumalo, may muntan yung doha. Mr. Captain Mauro Andrika Tauclarit, Maragagapo, Mayroon Magagal Store, Manu Vincent Dido, Sir Simono Parks Garcia, na yung mga spare parts sa motor niya, na divert na yung muntan ko, Mr. Lowe's. Chinura Alan Balaba. Teklos in the school, Mr. Silver Cuateros, Galurugkana, Douglas Pauli Paina, Berga Store, Hidulman, Bragapangan, Lido Mr. Dino Ring, Early Evening Sumipo, Sumipo, Dry Goods, Salamat ninyo sa second floor. Ako si Kirin Yoran Julia sa Mercado. Nicolas Sinira Irubido. Akong girecognize ang Romzy Dry Goods. Kunya ang Monterrey. Kaya na yung mga empleyado niya. Nga karaming kusuga ilang mga pagpatingog. Na yung Monterrey may palit o gradyo. Yung sa Brad, palit may gradyo mag-swildo mi. Pagbutang Miss Monterrey. Wow. Ang Romzy Dry Goods ay kusog sana. Sa second floor, sa ground floor, sa isdaan, sa Gulayan, ilang area ang sister Bibi Xuris niya. Kumusta mo niya? Asa ito na pe? Then, thank you also sa mga Iksonato, Nicolas Silano Bino, Mercy Cadilinha, Primo de Taipa, let's pray for Brad Primo. Kumusta mo, Primo? Isabel Saring Sidolail, ito yung Ginabitang Cor, Linda Galliero, Jinbe Enterprises, Berelio Pinihamura, Vice President of Garcia, Rico Milasimilis, pray for his family, Nergio Binecolendusa, Tiampuyang Bana, Silda Distriken, Mando Biblik Sunis, o mga ayaw, my sister baby ninyo, please do not hesitate, help me. Labi na sa itong Friday sponsors, kung galing mag-lugol man siya ka ninyo. Monto no kay Ukay. BGNG Umbaw, Dununura Baliente, Delia Paputi, Domine Coplo, Ilimi Capil, na Imami Yuren, Dr. to Dr. Ajuli Maapi, Pwede Sponsors, Kirop ng Nina, Sprit, Bemigil, Tepleio, Pangigaba na Kulakaran, Akas, Fresh, Lupik, Luma, mga Palpino Tanan, ha?
Pagpalaing ng Diyos, by the way, Renaissance Cooperative is coming soon at Bank's Tennis Court, headed by Sir Joseph Laniula and Mincy Albino. Ubaling Narciso Albino. Then, thank you also to listeners, Mr. Renario, Arjen Ramon, Marilay Dulao, may mutang respect for staying live, discipline, Salazar, Lourdes Pagapong, Product Goldie, and Tayo Pipanyo, Ugusto Mutabang, Taga-Anda, Lola na 99, Tan, o Nefortunate, si Silaso Beauty, Pidi Rere Asibis, pati sa Bino, Pidrin, Marcela Bunan, mga people ni Taga-Balili, Agna, Buena Mini Matistoran, Alman Bart Asa, Pones Delido, kumusta mo, let's pray for Arisito, Armand Rere Pinaso, Francisco, Alberta Oclida, wow, mga people ni. Then, Mr. Miss Amisim Prone, Mr. and Mrs. Puping, Clemente Lacre, o Kanipur, Gisrael Makinano, Arnold Juana Makinano, salamat ninyo. Yung anak nagagawas, nagbaos sa ating ministry. Yung anak, nagpaampo na ito, pagawas, every month, magpada o tabang para sa atong ministry. Mauna, huwag na mo yung mga members pamilya na na-bless for always coming to our ministry. Why? You are hesitant to help God's ministry. Kung asa mo ministry na bless mo at mo support, ano mo support mo sa inyong nawa mo mo bless na, di ba? O asa mo na bless sa inyong parokya, support tayo ninyo inyong mga kapalian, na bless mo mo ilang pagpagalagad, o na bless mo sa akong ministry, na nung inyong mag-idinaw ang inyong tabag, kasimple na lohika na. Support the ministry that enriches you spiritually. Kana, ang imo sa tabuhan, may punta din nyo. Mga galendis niya, Amino Vincent Giging Ampong, Mudawat ni Gwilding, Coral Gate, si Brad Abilino, Ginger is Chicken, may musog sa banda, mga ruwa niya, Jessica Daniel, may punta, Anastas Salas, Peter Cancel, may musog mga laya, Mami Jessica Garcia, Akin Abilo, Amando Cadilinha, Mare Balay Bukidnon, si Kul Cantuyo, Angela Mero, Benyalons Etering, Narciso Sen Saulan, Jose Esther Saulan, Maria Concepcion, Melissa Duitis, Family, Bianca Sipre Abdal, Ibsibur Samalit,